Sa sasakyan yan, nakasakay ang isang abogadong tumatakbo sa pagka-alkalde sa Buena Vista, Bohol. Base sa investigasyon, pinagbabaril ng hindi pa tukoy na salari ng sasakyan ni Attorney Rico Cabarrubias habang bumibiyahe sa bayan ng Getafe kahapon. Nasabi ang kanyang driver na si Conrado Añasco na nagtamo ng 3 tama ng bala sa katawan. Patuloy naman ang investigasyon sa pananambang. Umabot naman sa mahigit 3 milyong pisong halaga ng marijuana ang nadiskubre ng mga otoridad sa bulubunduking bahagi ng Barangay Likungan, Sugpon, Ilocos Sur. 3 plantasyon ng marijuana ang nadiskubre. 2 sa Mount Ginmuso at 1 sa Mount Natutok. 10,000 marijuana seedlings at mahigit 3,000 pinatuyong dahon at mga tangkayang nakumpiska. Binunot sa kasinunog ang mga marijuana. Ayon sa mga otoridad, nakatakas umano ang nagbabantay sa lugar. Bago ka pumunta doon, meron kubo yung nag-aalaga doon, meron siyang kubo na makikita ka doon sa baba, papasok ka pa lang dito, makikita ka na niya. Kaya mahirap pa huli-hulihin yung tao na yon. Sa Zamboanga City naman, mahigit 1 kilong hinihinalang shabu ang nakumpiska ng mga otoridad sa isang buy-bust operation. Arestado ang 3 suspect. Depensa nila, hindi sila magkakakilala at nagturuan pa kung sino ang may-ari ng nakuhang droga. Aabot sa 7 milyong piso ang street value ng nakuhang droga sa mga suspect na mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ganito naman karami ang mga debotong sumama sa prosesyon at fluvial parade ni Santo Niño de Bula sa General Santos City. Pagkatapos ng misa, isinakay ang imahe ng Santo Niño sa isang amphibian vehicle. Nasa 200 bangkari nang nakisabay sa taunang fluvial parade. Naniniwala ang mga deboto na magiging masagana ang kanilang kabuhayan at masasalba sila sa mga sakuna dahil sa Santo Niño. Makulay, puno ng tugtugan at sayawan ang sinulog sa lalawigan 2019 sa Cebu. Pumarada ang mga kalahok mula sa Kapitolyo hanggang sa Cebu City Sports Center. Libo-libo ang nanood sa showdown ng 5 contingent mula sa iba't ibang bayan at lungsod ng probinsya. At ang nagwagi, ang Talisay City Central Elementary School na nag-uwi ng 350,000 pesos na cash prize. Sila rin ang itinanghal na Best in Street Dancing at Best in Musicality. Umikot ang tema ng grupo sa pagkamatay at sa undas. Second place sa showdown ng grupo mula Carcar City, habang third place naman ang team mula sa Bayan ng Konsolasyon. Ayon sa lokal na pamahalaan, umabot sa 15,000 ang nakisaya sa sinulog sa lalawigan 2019. Darlene Kai, GMA News.